Magbubukid panahon na ng pagkakaisa. Magsamong labanan ang pagsasamantala. Harapin ang bukas ng buong pag-asa. Lakas ng masa ang siyang mapagpasya. Disig lang nagsakay, siyang walang balay. Lupa, sahod, trabaho, ayuda at karapatan! Tunay na reforma sa lupa! Isang mainit at mahigpit na pagkakapit-bisig ang aming binibigay sa aming kapwa-laktawis, mga kapatid natin, uring manggagawa sa paggunita ng buwan ng mga magsasaka! Mabuhay ang uring magsasaka! Ako, binabati ko ang mga kababayan natin na galing sa iba't ibang sektor na nagdiit ng ating karapatan upang marinig ang ating boses sa umagang ito at isang malaking tagumpay na nakaapak tayo dito na ilang hakbang na lamang dito sa gate ng Mendiola. Mabuhay ang mamamayan tuloy-tuloy na lumalaban. Tama lamang na tayo ay maghihay at manindigan sapagkat tumitindi ang kagutuman, tumitindi ang kawalan ng trabaho, tumitindi ang tanggalan, maabot na 27 milyong mga mamamayang Pilipino ang walang trabaho sa kasalukuyan. Dumarating ang malaking bilang ng ating mga kapatid na OFW at tuloy-tuloy na pumupunta sa mga kanayunan sa pagkatwalang sapat na trabaho at kabuhayan sa mga kanunsyuan tulad ng Metro Manila. Tumitindi rin ang kalagayan at kagutuman ng mga malamang gagawa tulad natin mga kapatid dating maralita at mga drivers ng jeepney at bus na hanggang sa kasalukuyan malaking bilang pa ang hindi kumapasada sa maraming ruta hindi lamang sa Metro Manila kundi sa maraming bahagi ng ating bansa. Mukhang may kagaguhan talaga itong interagency task force sapagkat una pa nilang bubuksan ang mga sabungan kaysa bigyan ng karapatan ang ating mga kapatid na jeepney drivers na napinitang mamalimos sa kawalan ng pagbiyahe sa kanilang mga ruta. Sa aming mga manggagawa, nagkatempa na i-defer o di kaya i-exempt ang mga small, medium at micro enterprises sa pagbabayad ng 13-part pay. Naghugas kamay ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor na sila raw ay qualified na ma-exempt o di kaya ma-defer ang pagbabayad ng 13-part pay. Papayag ba tayo dyan? Marami pong bilang ng mga rank and file ang di mabibigyan ng 13-part pay kapag ito'y pinayagan. Ngunit umakras ang gobyerno at naninindigan tayo na dapat obligasyon nila na bigyan ng ayuda, bigyan ng pondo ang mga maliliit at micro-enterprises upang hindi lamang makapagbayad ng second-hand pay, hindi makapagpatuloy sa kanilang operasyon nang sa gayoy manatiling at tatrabaho ang maraming manggagawa. Samantalang pinaglalaban natin ang pagkakaroon ng lupa, sahod, trabaho, ayuda at karapatan. Kamakailan lamang nilabas na ng gobyerno ng IRR ng anti-terrorism law na kung saan maraming mga provision na wala sa ATL na binilagay sa IRR. Kaya sa araw na ito, binabati ko ang lahat ng katagumpay natin pagkilos, muli natin sigaw, lupa, sahod, trabaho, ayuda at karapatan. Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! Pasismo! Duterte! Patal si King! Pasismo! Biguin! Duterte! Patal si King! Ay, salamat sa buhay!